So, start ko po mga kapatid dito po sa Sampaloc na ito. Okay, dito nag-start yung pinakamatinding ministry ko. Na kung saan mga kapatid, hindi po napigilan ng kaaway no po, na magkaroon ng pagtutok ng dinamita dahil pag nangyari yun, lahat po kami, tiyak mo doon ay maay. Pero 25 na kaluluwa po ang nagsimula doon po sa Baruate para pumasimula ang gawain ko doon. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, there's no power, hallelujah, there's no power that is formed against thee shall prosper, hallelujah. And every tongue that shall rise against thee in judgment, and thou shalt condemn this, this is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Mga kapatid sa Panginoon, dito nagsimula, mga kapatid, ang napakagandang ministeryo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi ko na pagtatagalin pa, mga kapatid, diretso ko na po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa Biblia, mga kapatid, hallelujah, in Colossians 2:10, at dito ko sisimula ng mensahe ng Diyos. And ye are complete in Him, sabi sa Colossians 2:10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Pag sinabi natin principality, mga kapatid, lahat ng principality po na nasa taas, principality dito sa lupa, principality sa kailaliman ng lupa, mga kapatid, ay nasa Panginoong Jesucristo na. At ang lahat ng power, given power, nasa Panginoon. Sa taas, dito sa lupa, o meron mga ilalim, mga kapatid, lahat ng principality and power ay nasa Panginoon. At yung tinanggap nating head, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, mga kapatid, and ye are complete in Him. So tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay kumpleto na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And there's no power here on earth, kahit sa taas, mga kapatid, o sa kailaniman ng lupa, na nais kong, hallelujah, tayo ay gambalain, tayo po'y saktan, tayo po'y bigyan ng tinatawag na anumang klase ng sauna sa buhay. Dahil po kay Kristo, kumpleto na po tayo. Praise be the name of the Lord. Ngayon, nais kong pamagatan ang mensahe ng Diyos. Sa gitna ng krisis, ulitin ko, sa gitna ng krisis, Christ is the best. Hallelujah! Okay, ganyan lang naman po kasimpleng gumawa ng mga titulo, mga kapatid. So, sa gitna ng krisis, Christ is the best, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! So, simulan ko. Sa 2 Kings chapter 6, verse 8. Hallelujah. 2 Kings chapter 6, verse 8. Meron pong nag-uusap. Ito po si Elisha. At narito naman po si Gehisa. Ano ang pinag-uusapan nila? Dahil po nagising si Gehisa, mga kapatid, na nakita niyang nakukugkob ang bayan ng Samaria ng napakaraming armies ng Syria. So ang sabi po, mga kapatid, ni Gehisa, wow, ba't ganito ang dami? Nakakabahala na napapalibutan tayo ng mga armies ng Syria. At si Elisha po ay hindi man lang natinag. Hindi man lang siya nagkaroon ng tinatawag na pagkakaba. Mga minamahal. Bakit? Dahil kumpleto kasi siya. Hallelujah. Ng kapangyarihan din ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi, mga kapatid, ni Elisha, hindi ka ba nababahala, Elisha? Dahil sa napapalimutan na tayo ng napakaraming mga armies ng mga Syrian. Sabi ni Elisha, bakit ako magugulmihanan? Bakit ako matatakot? Ang sabi ni Elisha, pag-iisa at nanalangin, mga kapatid, nag-pray si Elisha. And I want also na mag-pray din habang ako'y nag-preach na ngayon sa oras na ito, mga kapatid, buksan din ng Diyos. Hallelujah! Ang gustong ipabukas ni Elisha ay Gehisa. At ito'y walang iba kundi yung spiritual eye ni Gehisa. At ang sabi ng Panginoon, Lord, I pray, buksan mo ang spiritual na mata ni Gehisa. Hallelujah! At ano ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, nung unti-unti na binuksan na ng Panginoon ang spiritual na mata ni Gehisa, tingnan nyo ang monitor. Ito po ang nakita ni Gehisa. Hallelujah! Biglang nagdilim ang kalangitan at maya-maya po nung binuksan na ng tuluyan ng Panginoon ang mata ng servant na ito,
ibang klase na po ang nakita niya. Dahil ang nakita na niya, yun unang nakita, hallelujah, ni Elijah, na kahit napakarami ng tinatawag na Syrian army, mas marami pa, hallelujah, mas marami pa ang anghel ng Panginoon na nakasakay sa chariots of fire na nagbabantay sa mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. Bago mo pumalawag sa message na ito, I pray in the name of Jesus, hallelujah, ikaw na nag-view, ikaw na nakikinig, buksan ng Diyos ang spiritual mong mata na kahit ikaw ay nasa inyong tahanan lang, nasa inyong bahay lang, nasa kwarto pa lang, nasa inyong tindahan, nasa inyong sasakyan, at pagbukas ng iyong spiritual na mata, hindi ka matatakot sa krisis ng mundong ito dahil marami ka palang kasama, hallelujah, na mga anghel at mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, and he answered, fear not, sabi niya ni Elijah, for they that with us are more, hallelujah, are more than they that with them. Huwag kang mag-alala sa oras ng krisis, mga kapatid, napakarami mong kakampi. Huwag kang malungkot, huwag kang mabalisa. Yung fear, umalis nawa sa iyo. Yung anxiety, umalis sa iyo. Kung meron kang sakit, karamdaman at sinasabi nung parang wala na po itong solusyon, huwag kang mabahala. Bubuksan ng Diyos ang spiritual mong mata at makikita mo, hallelujah, marami kang kakampi, mga minamahal. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Dito ako sa part 2, mga kapatid. Sa 2 Kings chapter 6, verse 24, ito nakalagay. And it came to pass, after this, mga kapatid, naglayasan na po, mga kapatid, yung mga Syrian army, okay, pero hindi sila sinaktan, okay, ng mga Israelites. Pinakain pa sila at pinauwi sila na maayos, mga minamahal. Pero nagkaroon uli ng pangalawang krisis. Hallelujah. Dahil po sa 2 Kings 6:24, and it came to pass, sabi rito, after this, that Ben-Hadad, king of Syria uli, mga kapatid, gathered all his host. Siguro napahiya siya. Napahiya siya. Hindi niya nakugkob ang Samaria. Gather all his host, mga kapatid, and went up and besieged Samaria. Wow! So, pangalawang variant na uli ang gustong gawin nitong si Ben-Hadad. Nasakupin uli ang Samaria. Sa verse 25, and there was a great famine in Samaria. And behold, sabi rito, they besieged it until an ass, yung pung ulo ng asno, mga kapatid, was sold for 80 pieces of silver. Parang 80 pieces of silver yung lang ulo ng asno. Ganun kamahal, mga kapatid, dahil po sa tinatawag na taggutom. And the fourth part of the calf of dove's dung for 5 pieces of silver, pati po yung sabihin na natin dumi ng kalapati. Okay? Ibinibenta na rin po ng 5 pieces of silver. Anong ibig sabihin ito? Ganun na po talaga kahirap, okay? Yung time na yan, dahil po sinakop na ng Syria uli ang Samaria. Mga kapatid, ipakita ko lang. Dito sa upper view na kung saan meron pong tinatawag na cursor ng computer ko, okay? Yan po yung taas, yan po yung Samaria sa bagong kapanahunan ngayon. At dahil po sa tindi ng muog, sa tindi ng mga pader, hindi po sila masakop ng mga Syrian. At saka, anong ginawa nila? Nagkampo na lang po sila sa labas. At pag naisipan nilang lumusog, lulusog uli sila sa Syria. Pero dahil napakaganda ng muog, napakaganda ng fortress, napakaganda ng bato, ng wall, mga kapatid, hindi sila makapag-penetrate sa loob. So anong ginawa nila? Sabi nila, sige, magkampo na lang tayo sa labas ng Syria, at gutumin natin sila sa loob. Anyway, pag nagutom yan, lalabas yan, mamamatay ang mga yan at makukugtog natin ang Syria. So sa mga sumusunod sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sabi po ng Bible ay ito, nag-prophesy si Elisha. And Elisha said, hear ye the word of the Lord. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, thus saith the Lord, tomorrow, bukas, ang sabi ng Bible, nag-prophesy si Elisha, bukas, tomorrow, hallelujah, about this time, sa ganitong oras, shall a measure of fine flour be sold for a shekel and 2 measure of barley for a shekel in the gate of Samaria. Bababa ang lahat ng paninda. Sa ganito ring oras,
Bukas, biruin niyo, ang tagal na naghihintay, mga kapatid. Hallelujah, ng mga Samarians, dahil gutom na sila, hindi sila makalabas, hindi sila makabili ng kumain. Parang lockdown. Parang sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Gusto ng kaaway, mamatay ka sa gutom, lockdown ka, okay? Pero huwag mong pigilan ng propesya. Hallelujah. Dahil si Elisha nag-prophesy, bukas na bukas din, tomorrow, sa gate ng Samaria. Imagine mga kapatid, kinukubkob sila at napakaraming army, pag lumabas, patay. Pero nagkaroon ng propesya si Elisha, bukas na bukas, hallelujah, bababa ang lahat ng paninda o yung presyo ng paninda. At meron po rito mga kapatid na isang tinatawag na kanang kamay ng hari sa verse 2. Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would not make windows in heaven, might this thing be? Mangyayari ba to? Nabuksan ng Diyos yung durungawan ng langit? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes. Sabi ni Elisha, makikita mo ito. Hallelujah. Sa iyong mga mata. Nabukas na bukas, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibababa niya yung blessing, sabi po ni Elisha. Hallelujah. But shalt not it thereof. Pero ikaw na hindi maniniwala, ang sabi ng Elisha, ikaw na hindi maniniwala ay hindi ka makakakain at mamamatay ka. Ano mangyayari kaya sa isang lockdown, mga kapatid? Hallelujah. Na magbaba ang Panginoon ng kanyang pagpapala. Isa lang ang sasabihin ko, sa time ng krisis, may mga mangangaral pa rin, may mga propeta pa rin, may mga pastor pa rin, may mga ebanghelista pa rin, may mga apostoles pa rin, may mga teacher pa rin na handang ibigay ang kanilang sarili, mga kapatid. Hallelujah. Para po, hallelujah, huwag mahadlangan ninuman ang propesya na ipapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit may interruption kanina? Dahil alam ng Panginoon, mga kapatid, na marami siyang ililigtas, pero ganun na lamang ang ginagawa ni Satanas na hadlangan ang mga maliligtas. Alam ni Satanas, marami po ang gagaling, pero hinahadlangan niya. May interruption, lahat ginagawa niya. Power interruption, ang lakas ng ulan dito, mga kapatid. Ang internet, hallelujah, parang bumabagal. Pero hindi mahadlangan ni Satanas ang propesya ng Lord sa gabi ito na maraming ibe-bless ang ating Panginoon. Maraming pagagalingin ng Panginoon. Maraming ililigtas ang ating Panginoon. At maraming simbahan pa na mabubuo, mga kapatid, kahit lockdown. Pero sa hindi maniniwala, sabi ni Elisha, hindi ka makakakain at hindi ka magtatagumpay at mamamatay ka. And the king said unto her, ganito, katindi, ang gutom sa loob ng kampo ng tawag dito Samaria. Sabi rito sa 2 Kings 8:6:28, and the king said unto her, tingnan niyo ha, what ailet thee, may nag-uusap eh, yung hari at saka isang babae. And she answered this woman, said unto me, give me thy son. Mayroong isang babaeng lumapit sa akin, sabi ng babaeng kausap ng hari. May isang babaeng lumapit sa akin at ang sabi niya, pwede ba kainin natin ang anak mo ngayon at bukas yung anak ko naman? Ganun katindi. Hallelujah. Ang tinatawag mo na tagutom sa loob ng Samaria. Iluto mo yung anak ko ngayon at bukas yung anak mo naman ang ilulutot kainin. Ganun katindi, mga minamahal at kapatid sa Panginoon. Now I tell you, darating ang time, magkakaroon ng tagutom talaga. Hallelujah. Saan nangyayaring ganito? Magkakaroon ng gutom ng pagkain. Isa yan. At pangalawa, magkakaroon ng gutom sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. And that is why ang Lord gumagamit ng ganitong platform, FB Live, kahit hadlangan ng kaaway, mananatili pa rin kami nasusugod. Hallelujah. Mananatili pa rin kami mga aral. Dahil pag tumating ang tagutom ng salita ng Panginoon, kahit paano, magamit ang pure gospel, hallelujah, na live broadcast, online crusade, na sa inyong kaisipan, hallelujah, ay mayroong mapulot kayong salita ng ating Panginoon. So ganun, katindi, yung gutom, iniluluto na lang yung anak, mga kapatid. Pero nauwi ang kwento sa apat na ketuging ito, mga kapatid. Hindi nila inalintana sa labas ng Samaria, hindi naman sila ginagalaw ng mga Syrian, mga kapatid, may apat na ketungin. At ang sabi ng Bible, and there were four lepers
leprous men at the entering of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? Bah! Biglang nagkaroon ng kaisipan yung apat na ketungin. Hallelujah! At ang sabi mga kapatid, anong ginagawa na lang natin dito? Nagaantay na lang ba tayo ng kamatayan? Sa verse 4, if we say we will enter into the city, then the famine is in the city. Kung papasok tayo sa city, kung papapasukin sila. Dahil isolated po ngayon, hallelujah, nung time na yan, ang mga may ketong ayaw talagang papasukin. Kung papapasukin tayo sa city, nandun yung gutom, sabi. Hallelujah. And we shall die there. And if we sit still here, kung mananatay tayong nakaupo dito, we die also. Mamamatay din tayo. Ito ngayon. Now, therefore, come, sabi ng isang ketungin. Come. Wow! Salamat may isang nag-i-initiate. Come, sabi niya ganyan. Hallelujah. And let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. Punta tayo sa Syrian, sa kampo ng Syrian. At kung tayo ay hindi nila papatayin, mabubuhay tayo, sabi nila. And if they kill us, we shall but die. Pero kung papatayin tayo, mamamatay tayo. Suicidal na po sila, mga kapatid. Suicidal na. Kung sa Samaria, mamamatay sa gutom. Kung sa Syria, kung papatayin, mamamatay sila. So nandun sila sa tinatawag po, mga kapatid, na suicidal mode. Hallelujah. Pero ang pinagtataka ko, may isang ketungin na binuksan, hallelujah, ng kaisipan ng Diyos, ang kanyang isip na sinabing, anong ginagawa natin dito? Pastors, mga kapatid, ako yung nananawagan sa lahat ng ating mga pastors. Hallelujah. Sa lahat ng mga evangelists, sa lahat ng mga prophets nandyan, sa lahat ng mga teacher nandyan. Hallelujah. Na ito na yung pagkakataon. Huwag tayong umupo lang. Hallelujah. Huwag tayong umupo lang. May pure gospel to the whole world na nagbabalita sa inyo. May online crusade na nagbabalita sa inyo. Sabihan ninyo ang inyong mga kapatiran. Huwag tayong umupo lamang sa ating tahanan. Huwag tayong umupo sa ating simbahan. Oo, makinig na lang tayo. Mag-gather tayo. Makinig tayo ng pure gospel to the whole world dahil may online crusade, mga minamahal. Hallelujah. So yung apat, mga kapatid, sila ay naglakad papunta sa Syrian army na kampo. Pero tingnan lang natin, ano ba yung mga ketungin, mga kapatid? Ito yung isang kamay ng ketungin. At ang sabi po, mga kapatid, leprosy is a chronic progressive bacterial infection caused by bacterium microbacterium leprae. It primarily affects the nerves of the extremities, the skin, the lining of the nose, kaya pala nawawala yung ilong, okay, ng mga may ketong, okay? And the upper respiratory tract. Leprosy is also known as Hansen's disease. Leprosy is one of the oldest diseases in recorded history. The first known written reference to leprosy is around 600 BC. Kaya pala nagkaroon ng mga ketong, mga kapatid, yung mga unang tao ng Biblia, mga minamahal, dahil po nandirito. Dahil po, sinasabi nila kapag may ketong, ikaw ay makasalanan. Pero ito ang dahilan. Lepers were made to wear distinctive clothing. Pagka ikaw ang itungin, nung araw na yun, mga kapatid, dapat mag-iba ka ng suot mo. Huwag kang katulad ng ordinaryong tao. Leprous people were forced to live outside the city, okay, or in separated area. The same was true to of prostitute. Parang walang pinagkaiba sa mga prostitute. Sa madalit salita, meron na pong tinatawag na parang paghihiwalay ng ordinaryong tao sa mga ketungin at sa mga prostitute. Pero hindi nila inaalaw itong mga ketungin na kasama nila sa city. Kaya pinapaalis sila sa city. Parang hindi kaiba ngayon sa panahon natin ngayon. Ha? Parang may discrimination. Ano? Mga kapatid, tuloy natin. They were considered unclean and sinful, yung mga may ketong. The same vocabulary was used to describe homosexual couple, same sex, mga kapatid, and witches. Doon sila hinalintulad, mga witches, same-sex sa couple, mga kapatid. Ang tawag nila, sinful ang mga ito, katulad po ng mga ketungin. At last, lepers were often accused of sexual deviancy. Some leper houses even required to burn. Talagang kaya pala sila, nandun na lang sa mga punsaan saan lugar, hallelujah, dahil sinusunog, mga kapatid, ang bahay nila. Sa madalit salita, mga kapatid, bibilisan na.
ang mga ketongin po ay walang silbi sa lipunan o pamayanan. Yan ang tingin nila. Walang silbi sa lipunan o pamayanan. And number two, ang mga miketong ang pinakamababang uri ng mamamayan. Mga kapatid sa Panginoon, alam nyo sa panahon natin ngayon, sa sobra, hallelujah, na persecution na nangyayari, halos ganito na ang tingin nila sa mga Kristiyano. Sabi nila, wala nang silbi ang Kristiyano. Sabi nila, pinakamababang uri ng mamamayan. Ngayon, ang mga Kristiyano, sa Afghanistan, nakalinya na po yung mga missionary, mga pastor na pupugutan ng ulo. Sa Iraq, ganun na rin po, mga kapatid. Sinusunod ng mga iglesia, mga churches sa iba't ibang bansa. Hallelujah. So, ganito kasi ang tingin ng tao ngayon sa last day sa mga totoong Kristiyano. Walang silbi sa lipunan, sa pamayanan, pinakamababang uri ng mamamayan. Yun ang tingin nila sa atin. Pero huwag kang mabahala, kapatid at kaibigan. Kung ganyan ang tingin ni Satanas, iba ang tingin ng ating Panginoon. We are purchased, hallelujah, by the blood of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo binili sentavos, hindi, kundi dugo mismo ng ating Panginoong Hesukristo, nag-iisang Diyos na sa kanyang luklukan, hindi na nahimik sa luklukan, nagkatawang tao, hallelujah, at sa pamamagitan sa bundok ng Kalbaryo, ibinubunya ang dugo para bilhin ka. Ganyan ang presyo mo. Kaya walang karapatan ng sino man na sabihin na wala kang silbi sa lipunan, walang sino man magsasabing ikaw ang pinakamababang uri, and yet ikaw yung pinakamataas na uri ngayon na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Bakit? Dahil ye are complete in Christ. Ye are purchased by the blood. Hallelujah. Alam mo, kapatid, kaibigan, sa kasalanan ginawa ni Eva at Adan, papunta ka na sana doon sa tinatawag na impyerno. Pero alam ba, inako ni Jesus na siya mismo yung magpunta na lang sa impyerno. Huwag ka na lang mapunta sa impyerno. Ang Panginoong Jesucristo, dahil sa kasalanan mo, sinabi niya siya na yung kasalanan. Matanggal niya na lang yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Ikaw sana yung ipapako sa krus dahil sa kasalanan. Pero siya yung nagpapako sa krus. Ikaw sana yung kukurunahan ng tinig. Pero siya yung pinurunahan ng tinig. Siya yung sinibak sa tagiliran, and without shedding of blood, hallelujah, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya ganun kanya pinahalagaan, ganun kanya binili, hindi sentavos. Kaya sa totoo lang, huwag kang mangamba sa time ng krisis. Huwag kang mabahala sa time ng krisis. Huwag kang tinatawag niya magkaroon ng fear anxiety sa time ng krisis. Dahil sa time ng krisis, Christ is the best. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yung apat, mga kapatid, na hindi lang nanahimik, binasag nila yung kanilang katahimikan, mga kapatid. Hallelujah! Binasag nila yung kanilang katahimikan at sila po ay naglakad papunta doon po sa mga Syrian. Hallelujah! Ito ang napakagandang sitwasyon sa time ng krisis. Tignan mo ang monitor. Tignan mo ang monitor. Habang naglalakad, yung apat na ketungin, mga kapatid, suicidal na sila, ha? Suicidal na. Habang naglalakad sila, yung bawat hakbang, woo! Hallelujah! Yung bawat hakbang, woo! Jesus! Yung bawat hakbang ng kanilang paa, woo! Sinusundan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng akala ng kaaway ng Syrian, maraming mga nirentahan na mga sundalo ng Hittites at saka ng Egypt, inarkila ng mga Israelites. Hallelujah! At nung naglalakad yung apat na ketungin na ito, ito yung narinig ng mga Syrian. Dubudu. Tingnan mo yung monitor. Dubudu. Tugudu! Tugudu! Hallelujah! Habang naglalakad yung apat na ketungin, laksa-laksang chariots of fire ang narinig ng mga Syrian army, mga kapatid. Nagtakbuhan sila, nagpulasan sila, iniwanan nila yung kanilang tinatawag po na mga tent, iniwanan nila yung kanilang pahalagang gamit, iniwanan nila yung kanilang mga alahas, mga minamahal, hallelujah. At yung apat na yan, mga kapatid, nanguhan na lang doon sa mga kampo ng mahalagang bagay. At natupad, hallelujah, ang salita ng Diyos.
At ang sabi sa 2 Kings 7:6, pakinggan ninyo mabuti. For the Lord had made the host of the Syrian to hear a noise of chariots. Wow! Woo! Hallelujah! Apat na ketungin, apat na walang silbi, apat na mababang tingin sa lipunan. Pero nung naglalakad sila, mga kapatid, sinamahan sila ng Diyos. Mga minamahal, sa oras na ito, huwag kang mangangamba. Huwag kang magkakaroon ng tinatawag na kalungkutan. Hallelujah! Kahit mababa ang tingin sa'yo ng kung sino mang tao, lalo si Satanas, iba sa iba ang tingin ng ating Panginoon sa bawat isa na tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. At habang naglalakad yung apat, mga kapatid, na mga ketungin, ang narinig nila, noise of chariot and a noise of horses. Woo! Even the noise of a great host. And they said one to another, lo, sabi ng mga Syrian, lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Tingnan mo, umarikila pa sila ng mga army para lusubin tayo. Pero hindi nila nakita, palibasa hindi binuksan ng Diyos ang spiritual nilang mata dahil wala silang karapatan na magkaroon ng spiritual na mata. Hindi nila nakita yung tinatawag, hallelujah, na great host, hallelujah, noises of chariots and noises of horse. Hindi nila narinig, mga kapatid, pero ikaw, maririnig mo, mararamdaman mo, hallelujah, yung pagkilos ngayon, hallelujah, ng ating Panginoong Hesukristo. Dumadagundong na blessing, dumadagundong na pagpapala, dumadagundong na kagalingan, dumadagundong na pagbukas ng Diyos ng kanyang kaharian para ibagsak kahit na lockdown ang bawat isang anak niya. Ang Diyos magbabagsak ng pag-asa. Woo! Praise the Lord! At yung apat na ketungin, kung ano-ano na lang ang inuhin nila. Pero ang sabi nila ito, itong gusto kong malaman din ninyo, sa time ng crisis dapat, nagbibigayan tayo. Amen? Nagbibigayan tayo. Yung apat, mga kapatid, huwag nating suluhin. Sabihin natin sa Samaria, mga kapatid, na may blessing umalis. Yung mga Syrians, at kami na natin. Kami. Oh, hallelujah. Hindi nyo ba alam na ang pag-aari ng sanlibutan tinapay lang ng mga anak ng Diyos? Kaya lang hindi natin makuha yung tamang formula. Amen? Dahil hindi ka nakikinig ng pure gospel eh. Hindi ka nakikinig sa evangelism ministry. Nakaupo ka lang sa inyong tahanan na walang pag-asa. Pero sila, mga kapatid, nung nakakuha, isinier nila. Kaya naganap, hallelujah, yung sinabi ni Elisha, "Hear ye the word of the Lord, thus saith the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." Mas mababa, mga kapatid, ang shekel kaysa sa pieces ng silver. Kaya purihin ang Panginoon sa gitna ng lockdown, sa gitna ng crisis, mga kapatid. Christ is the best. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sabi ng 37:25 ng Psalm, sa time ng crisis, "I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread." Woo! Hallelujah! Kaya huwag kang malungkot, mga kapatid. May gagamitin ng Diyos na kaparaanan para ikaw, hallelujah, ay magkaroon ng blessing. Pati nga yung ibon eh, ni Elijah na napakadamot. Hallelujah. Pinadalhan siya ng pagkain. Sa madaling salita, sa time ng crisis, Christ is the best, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang ancient Jericho, mga kapatid. Ang ancient Jericho, pag kinuha natin yung tinatawag na perspective niya, ay nakalagay na, "Hear, O Israel," sa Deuteronomy 9:1. "Thou art to pass over Jordan this day," sabing ganyan kay Joshua, "to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven." Yan po ang Wall of Jericho. Ang Wall of Jericho, mga kapatid, sabi rito, fenced up to heaven. Ganun katatag. Ganun kataas, mga kapatid. Bakit? Ang Jericho, Wall of Jericho, may outer wall,
at may inner wall. Sa top view, mga kapatid, ito ang Jericho. Okay? At ang Jericho, mga kapatid, kasya dito ang tatlong Araneta Coliseum. Ganun kalaki. At, mga kapatid, bago sila makapasok ang mga Israelites sa pamumuno na ni Joshua, bago sila makapunta sa lupang pangako, dadaan sila sa Wall of Jericho and then sa Ay at sa susunod na po yung tinatawag na Promised Land. Pero kinakailangan dumaan sila dito. Mga kapatid sa Panginoon, pag naging Kristiyano ka, hindi laging marosas ang iyong lalakaran. May mga wall, may mga fence up to heaven din na ikaw na dadaanan mo, mga kapatid. So, ito ang Wall of Jericho. Nag-dissect lang tayo, mga kapatid, ng Wall of Jericho. Okay? Ang Wall of Jericho, ito yung may inner wall at saka outer wall at iba pa yung tinatawag na earthen embankment, mga kapatid. So, may outer wall, may inner wall, mga kapatid. At ito naman po yung Wall of China, the Great Wall of China. Iyahalin tulad ko lang, mga kapatid. Ang Great Wall of China, pag dinissect din natin, mga kapatid, kasya po ang dalawang sasakyan dyan or kasya ang 10 tao. Ganyan kalaki yung Great Wall of China. Ngayon, sa Wall of Jericho, iyahalin tulad ko yung Great Wall of China. So ito ngayon, meron dito mga kapatid na Great Wall of China. Ilang Great Wall of China ang dapat na gawin natin para po ihalin tulad yung Wall of Jericho? Mga kapatid, almost 2/2 na Wall of China, Great Wall of China, ang laki ng Great Wall ng Jericho. Sa madalit salita, mahirap tibagin. Sa madalit salita, mahirap bakbakin dahil sa sobrang tapal, mga kapatid, ng Wall of Jericho. At ang sabi ng Bible sa Joshua 6:20, mga kapatid, so the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet and the people shouted with a great shout, not just a shout, but a great shout that the wall fell down flat. Woo, hallelujah. So that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Fence up to heaven, mga kapatid, ganong kataas. At merong outer wall and inner wall, ang Wall of Jericho. Pero nung sumigaw, hallelujah, ang mga anak ng Diyos ng pagpupuri sa Panginoon, sabi, ito po ay naging fell down flat. Nag-flat, mga kapatid. Subaybayan natin, ano ba talaga ang nangyari, mga kapatid? Ang laki ng muog ng Wall of Jericho. Pero nung last day, pang 7 araw, mga kapatid, sabi ng Panginoon, umikot kayo ng 7 beses sa ikapitong araw. Yung unang mga trumpeter na 7, ilagay nyo sa unahan. Yung susunod na 7, pabuhatin nyo ng Ark of Covenant. Umikot kayo ng 7 beses, mga kapatid, diyan sa Wall of Jericho. At ano ang nangyari? Hallelujah! Nung ang Panginoon na ang kumilos, hallelujah, at inutusan niya, nag-blow ng trumpet yung 7, nag-blow sila, umikot sila, at hawak-hawak yung Ark of Covenant na walang iba kundi senyales o simbolo na ang Diyos ay sumasa kanila. Hallelujah! Mga kapatid, pag sumasayo ang Diyos, hindi ka pwedeng matalo. Pag sumasayo ang Diyos, lagi kang panalo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So tignan nyo ang monitor. Nag-blow sila, after silang umikot ng 7 beses, they blow the trumpet at ano nangyari dun sa matinding muog ng Jericho? Unti-unti, hallelujah, unti-unti, naging flat ang Wall of Jericho. At ang natira na lang, hallelujah, yung tahanan ni Rahab, mga kapatid, na pinangakuan ng Panginoon na hindi niya sasalatain ang kanilang pamilya sa pagsunod mo sa Panginoon. Kahit mag-fell down flat ang mundo, hallelujah, mananatiling ikaw ay muog na hawak ng ating Panginoong Heso Kristo. Ispare niya ang buhay ng mga Kristiyano. Ispare niya ang buhay ng buong family mo. Ispare niya ang buhay ng bawat isang nananampalataya. Oh, hallelujah, at naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Oh, dahil ang sabi ng Bible ay ito, 2 Chronicles 20:15, for the battle, woo! For the battle is not yours, but God. Sa time ng crisis, Christ is the best. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Lamig na akong matapos, mga kapatid. Hallelujah. Isang patotoo lang to. Siya po, mga kapatid, si Dante Siniedo Jr. 25 years old. Humingi ko ng kapahintulutan na kung pwedeng ibigay ko sa Evangelist Ministry ang isang katotohanan na mirakulo ng ating Panginoon. 25 years old si Brother Dante Siniedo Jr. Siya ay nasa hospital. Siya ay inoperahan. Ano ang inopera sa kanya, mga kapatid? Remember, ang bata-bata niya, 25 years old, pero inopera. Anong klase ang operasyon na ginawa sa kanya? Mga kapatid, biniya ang kanyang dibdib, nilagari ang kanyang ribs, at yung puso niya, hallelujah, nag-open heart surgery, mga kapatid. 25 years old, mga minamahal, pero buksan ang dibdib, buksan ang ribs, nakikita doon yung tumitibok na puso na may diferensya pala, mga minamahal. Ano sa palagay niyo? Ang family nila, di ba't nasa crisis? Di ba't nasa tinatawag na kalumbayan? Dahil makita mo ang anak mo, makita mo kapatid mo, makita mo ang mahal mo sa buhay. Nasa crisis ng hospital, biniyak ang dibdib at yung puso, hallelujah, ay open para gamutin, mga kapatid, sa Panginoon. Ito yung tinatawag na totoong crisis sa buhay ni Brother Dante. Totoong krisis po ito, hindi ito biro, mga minamahal. Pero palibhasa, kumpleto siya sa Panginoon. He is complete in the Lord. Hallelujah! May Diyos na humawa ng kanyang buong pagkatao. Mula ulo hanggang paa, pati puso niya, hinawakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa time ng krisis, wala kang ibang dapat tawagin kundi si Kristo. Sa tindi ng krisis, Christ is the best! Woo! At ngayon, mga kapatid, 30 years old na siya. May asawa na po siya. Hindi lang asawa, meron na po siyang anak. At siya'y umaaten po kay Pastor Jimmy Sulit. Sa madalit salita, mga kapatid, huwag kang mangamba. Hallelujah! Kung na kay Kristo ka, kahit anong krisis ang ibato ng sanlibutan, hallelujah, huwag mong hayaan na hadlangan ito ng kaaway. Kahit propesya sa panahon ngayon, huwag mong hahadlangan, kapatid at kaibigan. Kahit ikaw pa yung pinakamataas na may katungkulan, huwag mong hahadlangan ng propesya. Dahil hindi mahadlangan ng tao ang salita ng ating Panginoon. Sa last days, mangyayari ang propesya. At kung papaanong double time si Satanas para puksain, para huwag iligtas, para bigyan ng karamdaman sakit ang mga tao, kung double time si Satanas sa last days, triple time, four times pa. Hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos. Woo! Para pagalingin ka, para iligtas ka, para i-restore ka. Ganyan kakumpleto pag ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. I will not leave you, sabi ng Panginoon sa John 14:8. I will not leave you comfortless. Woo! And I will come to you. Bilang banal na espiritu, ang Diyos ay lagi pong sasa iyo. So sa gitna ng krisis, Christ is the best. Sa kung ikaw ngayon, mga kapatid, hallelujah, tapusin ko na rito. Kung meron kang krisis spiritual, kung meron kang krisis financial, kung meron kang krisis physical, kung meron kang krisis emotional, kung meron kang krisis material, kung meron kang krisis psychological, kung meron kang krisis sa pagkakautang na kasintaas ng muog ng Jericho, kung may krisis ka na pakiramdam, hallelujah, o karamdaman, at isipin mo na, woo, ikaw na nanonood, isipin mo na yung pinaka-krisis sa buhay mo at sasagutin kita sa mga bagay na yan. Christ is the best. Diyan. Christ is the answer. Diyan. Christ is the life giver. Diyan. Christ is the way. Christ, hallelujah,
Hallelujah, is the truth. Christ is our miracle worker. Christ is the problem solver. Christ is our refuge. Christ is our tower. Christ is the promise keeper. Christ is our healer. Christ is our comforter. Christ is, hallelujah, our redeemer. Hallelujah, and in Christ, we are complete, mga kapatid. Mas marami ang Christ is kaysa sa three C's. Hallelujah. Dagdagan ko pa. He is the Almighty One. He is the Alpha and Omega, the Advocate, the Author, and Perfecter of our faith. He is the Authority. He is the Bread of Life. He is the Beloved Son of God. He is our Bridegroom. Hallelujah. He is the Chief Cornerstone, the Deliverer, the Faithful. Hallelujah. The Good Shepherd, the Great High Priest. He is the Head of the Church. He is the Holy Servant. He is the Great I Am. He is the Emmanuel. He is the Judge, the King of Kings, the Lamb of God, the Light of the World, the Lion of the Tribe of Judah. Love. Hallelujah. The Lord of all, Mediator, the Son of Man, the Son of the Most High. He's the Supreme Creator over all. He's the Resurrection and the Life. He's the Door, the Way, the Word, the Vine, the Truth. He's the Victorious One. Hallelujah. In Isaiah 9:6. He's the Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father. And He is the Prince of Peace. In Christ, we are complete in Him. Kaya gustong hadlangan ni Satanas ang evangelist ministry. Dahil may expose kung sino talaga si Kristo. Na si Kristo, kapatid, siya lang yung magliligtas sa iyo. Na si Kristo, siya lang yung magbabautismo sa iyo. Oh, hallelujah, ng banal na Espiritu. Na si Kristo na kahit nasa bahay ka, pagagalingin ka. Na si Kristo, siya lang yung lahat sa atin, mga kapatid. Hallelujah, this is an online crusade. At kung paano ako mag-challenge online crusade o sa krusada, sa outdoor, sa indoor crusade, ganun mag-challenge ako ngayon. Kahit hindi pa, mga kapatid, hallelujah, nakikita ng spiritual mong mata yung kabuspusan at kagandahan ni Kristo. I pray in the name of Jesus, hallelujah, buksan na ng Panginoon ang spiritual eye mo nang sa ganun makita mo sa oras na ito ang gagawing milagro, himala ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sa lahat ng hindi pa nababautismuhan sa pangalan ni Hesukristo sa tubig, ngayon ang pagkakataon para hindi ka na malate, hindi ka na mahuli, mga kapatid, darating na ang ating Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, hallelujah, maselyuhan ka. At ang sabi ng Bible, isang segundo lang, mga kapatid, ang kailangan sa bautismo sa tubig. Isang segundo lang, 1 second lang na ikaw ay ilubog sa tubig, pero ang daming benepisyo, mga minamahal. Isang lubog mo lang, 1 second mo lang, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Isang segundo lang, hallelujah, babaguhin ka ng Diyos at lahat ng bagay ay gugurahin niya. Isang segundo lang, sabi ng Bible, patatawarin ka niya sa lahat ng inyong kasalanan. Kasalanan na minana mo kay Eva at ang kasalanan na nagkaisip ka hanggang ngayon, patatawarin ng ating Panginoong Hesukristo. Isang segundo lang, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Isang segundo lang, hallelujah, Revelation 22 verse 4, susulat ng pangalan ni Jesus sa iyong noo para magkaroon ka ng seal of ownership na maging pag-aari ka ni Kristo. At isang segundo lang, pagtunog ng trompeta ng Panginoon, isa ka sa rapturing dahil sa pamamagitan ng bautismo, mga kapatid, magkakaroon ka ng kaligtasan at relasyon sa ating Panginoon. And unless a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At sa oras din ito, I challenge kita, kasan ka man naroon, makaka-receive ka ng Holy Ghost. Oh, hallelujah, kahit nasa imitahanan ka, kahit nasa anong kwarto ka, mga kapatid, nasa sala ka, nasa church ka na nakikinig, hallelujah, bautismohan ka ngayon in the name of Jesus ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. At ikaw na hindi pa na nakakatanggap ng tinatawag na kagalingan sa iyong sakit, marami nag-text sa akin, pinagaling na online. Ganon din, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Ikaw na meron tinatawag na sakit sa bato, nagda-dialysis na in Jesus' name, pagagalingin ka ngayon din. Hallelujah! Ikaw na may sakit sa puso, ikaw na sinasabing may Delta variant, in the name of Jesus, pakawalan ngayon ng Lord ang kanyang kapangyarihan. Buksan ng Diyos ang kanyang mata para makita mo na unti-unting lumalapit sa iyo. Woo! Ang Holy Ghost, ang pagpapala ng ating Panginoon. O, sukuro, mahanda na yan. Yaro, mahanda na siya, karamahan. Woo!
Hallelujah. At nararamdaman ko, ngayon sa oras na ito, meron pong pinagagaling ng ating Panginoon. May inire-restore na siya, backslider. Hindi ngayon ang tamang panahon para ikaw ay mag-backslide. Tandaan mo, ikinabit ka lang sa sanga. Hindi ka totoong Hudyo. Gentile ka lang by nature. At ang tanging kaligtasan lang natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at ang rapture na ginagawa o gagawin ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ngayon sa oras na ito, tanggapin mo ang lahat ng pagpapala dahil bubuksan niya ang durungawa ng langit, financially, spiritually, emotionally, lahat ng klase ng crisis, aalisin ng Diyos, bigay niyang pagpapala. Mag-challenge ako ngayon, ipatong mong yung kamay sa cellphone, sa laptop, sa PC mo. At anumang gadget meron kang hawak, ako'y mananalangin para sa'yo. At magre-release ng authority ang Lord. Hallelujah! Para sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan mo, Jesus, in the name of Jesus, bagamat nagkaroon ng interruption, Panginoon, gumawa ang kaaway, hallelujah, hindi po mahadlangan ng kaaway. Ang itinakda mo na, Panginoon, hallelujah, na evangelist ministry, online crusade, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng nakapatong kamay, sa pangalan ni Jesus, anuman ang pangangailangan mo sa buhay ngayon, anuman ang inyong dinadala, kasing laki man yan ng muog, kasing taas man yan ng Jericho wall, ganyan man kalaki ang iyong utang kataas, in the name of Jesus, buwagin mo, Panginoon, bigyan mo ng blessing ang mga nangailangan financial upang mabura, hallelujah, ang kanilang pagkakautang. Sa lahat ng may problema, family problem, isolve mo ngayon din, Panginoon, habang nakikinig sila. Sa lahat ng may karamdaman na hindi na mapagaling ng doktor, may bukol sa anumang parte ng katawan o sa kaloob-looban ng katawan, hallelujah, may banal na espiritu to quicken us, hallelujah, para tayo muli magkaroon ng buhay na cell sa ating katawan at ang Diyos lamang ang makapagbibigay niya. Tayo ang templo ng Panginoon. Kaya sa pangalan mo, Jesus, nawa, iparating mo ngayon ang binuksan mong durungawan ng langit sa bawat isa na mayroong pananampalataya at nakinig sa oras pong ito ng Evangelist Ministry. Itataas ka namin, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang sentro ng aming pangangaral. Ikaw ang sentro ng aming puso. Ikaw ang sentro ng aming kaisipan. Dumating man anumang klase ng bacteria, virus, ilabas na nila ang lahat ng klase ng variant. Iba pa rin, Panginoon, hallelujah, ang dugo mo na ipinasok na sa amin, hallelujah, bilang aming kaligtasan. And without shedding of blood, there is no remission. Salamat sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray, amen, amen, and amen.